morning, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man nakakarating ang pabalitang ito. Maligayang araw po ng Biyernes, mga kapatid. Happy Preparation Day! Ayan, sumapit na naman, mga kapatid. Ang araw ng Biyernes, ang paghahanda. Kumusta po mga kapatid ang ating buong magdamag ng ating pansamantalang pagpapahinga? Nawa tayo nagkaroon ng makalangit na panaginip. Sa umagang ito, muli tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo muli magpapalakasan sa isa't isa mga kapatid. Handa po ba tayong tumanggap ng pagpapala sa umagang ito? Ang ating pong paksa ay may pinamagatang The Gospel Net, ano po, August 20, 2021. Yan, napaganda ng ating the title, ano po, ng ating pag-aaralan sa umaga ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa mga kapatid sa ating pag-aaral ay tayo muna ay magtagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagin to, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa panibagong duktong ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Muli ay nagpapasalamat kami, Panginoon, at ginising kami muli. Panginoon, narito ang iyong likod at ang mga nakikinig ay lumalapit sa iyo at nagsusumamo. Pakalinisin kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyong pinagkaloob nyo upang kami mag-aral muli ng iyong banal na salita. I-bless mo, Panginoon, ang mga nakikinig nito at ganyan din maibahagi nila ang iyong banal na salita at maging kalakasan ito at liwanag sa nagdidilim na salibutan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng karunungan at katalinuhan na nagmumula dyan sa kitaas-taasan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin, kalakipang pagpagtawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, mga kapatid, ang ating topic sa umagang ito ay may pinagmatang The Gospel Net. Ano po? Ang lambat ng ebanghelyo. Yan, napag-aralan nga natin, mga kapatid, na tayo bilang isang iglesia, ano po, tayong ahensya ng ating Panginoon na inatasan upang magpakalat ng pabalita. Ano po, kabahagi niya tayo sa gawain. At bilang nagkakaisang iglesia, mga kapatid, ay dapat sama-sama tayo. Ano po? Na sumulong. Tayong lahat ay magkakasama dito sa gawain ito. Hindi ito matatapos, mga kapatid, kung tayo ay walang pagkakaisa. Ano po? Napaganda na kung tayo ay sama-sama, ay gumagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang kaharian ng langit, ano po, nabanggit dyan sa Matthew 13:47. Maganda ito, mga kapatid. Ito'y parabola na binigay ng ating Panginoon. Ano po, kung babasahin natin yan, yung Mateo, aklat ng Mateo, ay sunod-sunod yung parabol dyan. At sa chapter 13 nga ay maganda ito po, yung parable of dragnet. Ano, kung tayo may mga banal na kasulatan ay ating basahin. Ano po, sa Matthew 13 ay ating pong buklatin, no, upang
ating maunawaan. Ano po? Sabi diyan sa verse 47 to 50. Sabi, again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, which when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. So it will be at the end of the age. Ano po? The angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Ano, napakaganda ng isang parabolang ito, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang mga parabola ng ating Panginoon ay talagang kinukuha niya sa mga pamumuhay ng tao nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat maaari sila makarelate at dito may mga ko silang magandang aral. Ano po? Yan, isang pangingisda ang tinukoy dyan. Ano po? Ang kaharian ng langit ay tulad din naman ng isang lambat, ano po, na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan. Ang mabuti datapot itinapon ang masama. Ano ho? Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at hihiwalay ang masama sa matuwid. Ano po? Yung pala ibig sabihin nun. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ayan tayo, mga kapatid, ay lumaki naman sa ganitong nakasama rin tayo sa pangisda, sapagkat tayo maraming mga kababata, mga kapitbahay, ay mahirap po mangisda. Ano po, mga kapatid, nakasama ako isang beses yata, dalawang beses, ano, sa aking kaibigan. Ay, malaki ang susungin mo, may alon. Pag hindi ka sanay sa alon, ay talaga malulula ka. Ano po? Ang sabi doon, mga kapatid, ang paghulog, ano po, ng lambat ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Ano, yun ang ibig sabihin ng parabola. Ano po? Pangangaral ng ebanghelyo. Nakakahuli ito sa loob ng iglesia ng mabubuti at masasama kapwa. Ayan. Kapag natapos na ang gawain ng ebanghelyo, ang paghukom naman ang gaganap ng gawain ng paghihiwalay. Sabi dun sa parable, yung angel lumabas at hiniwalay yung mga masasama sa mabuti. At sa isang mangisda, mga kapatid, talagang ang ibinibenta lamang ay yun talagang maganda, sapagkat minsan sa pangisda ay yung iba ay nahahampok, ano po, sa dagat. Siyempre yung iba, yung maisda ay minsan tanghali na samsamin yung lambat, ay ibang mga isda ay namamatay at nahahampok na. Ano po, yung mga ganda lamang ang binibenta. Ang sabi dyan, hihiwalayin, ano po, yung masama sa mabuti. Nakita ni Kristo ang paano ang pagkakaroon ng di tunay na kapatid sa iglesia ay magiging sanhi upang ang daan ng katotohanan ay pagsalitaan ng masama. Lalaitin ng sanlibutan ang ebanghelyo dahil sa di tapat na mga kabuhayan ang mga bulaang nagpapanggap. Ayan, mga fake pala mga Kristiyano. Ano po, ito yung napag-aralan natin ng nakaraan. Talagang hindi ganap ang pagtanggap at pagbabago sa espiritu ng ating Panginoon. Maging mga Kristiyano ay matatisod. Ano po, pagkakita nilang ang maraming nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay hindi pinamamahalaan ng kanyang espiritu. Ayan pala mga kapatid. Ano, yung iba ay nagpapanggap lamang na Kristiyano sa pangalan. Ano, pero ang totoo ay walang espiritu ng ating Panginoon.
sapagkat ang mga makasalanan lang ito ay nasa iglesia. Ano po, ang mga tao ay mapapasapanganib sa mga akala na pinamuminhanan ng Diyos ang mga kasalanan ng mga ito. Dahil dito, kaya itinaas ni Kristo ang tabing sa hinaharap at inatasan ang lahat na tingnan na hindi katayuan o tungkulin kundi karakter o likas ang nagpapasya sa kapalaran o kahitnan ng tao. Ayan, mga kapatid, kaya dapat taglay-taglay natin ang karakter ng ating Panginoon. Nawa sa paghihiwalay, mga kapatid, ay kagaya tayo na hiniwalay ay pawang nasa mabuti. Ano po, hindi tayo nasa masama. At sabi dun sa parabola, ay talagang itatapon sa apoy. Meron pang isang binanggit na parabola, mga kapatid, sa ang ating Panginoon, nakagaya din ng parable of a dragnet. Matatagpuan natin ito sa aklat ng Marcos, Mark chapter 4 verse 3 to 8. Maganda ito, mga kapatid, sapagkat parehas din ito ng parabola ng dragnet. Ano po? Ito naman ay the parable of the sower, ano? Seeds, ano? Ating basahin at para tayo ay makita natin ano kung anong ibig sabihin. Ano, ang sabi diyan, listen, ayan, makinig. Behold, a sower went out to sow. And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on the stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60, and some 100. Ayan, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nang parabolang ito eh. In-explain din po, mga kapatid, sa aklat pa rin ng Marcos. Ano? Buklatin ho natin kung ano ba ibig sabihin para maintindihan natin. Hayaan natin ang Biblia mismo ang mag-explain kung ano ang ibig sabihin. Kailangan ni huwag tayong mag-iimbento. Ano po? Atin pong buksan, ano po, ang ating banal na aklat sa aklat pa rin ng Marcos. Sa chapter 4, ano po, verse 13, ayan, nandiyan ang 14 ang ibig sabihin. Basahin natin. Ang manghasik ay naghasik ng salita. Ano? Ito yung kagaya nung sa dragnet ay ebanghelyo pa rin ito. Ano po? At ang mga ito'y yaong na nga sa tabi ng daan, na doon ay naghasik ang salita at nang kanilang mapakinggan pagkadakay pinaroonan ni Satanas at inalis ang salita na inihasik nila. Ayan, dumaan si Satanas, ano po? At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan na pagkakarinig nila ng salita pagkadakay nagsisitanggap ng galak, ano po? At hindi nag-uugat sa kanilang sarili. Ayun, kasi nga ay batuhan eh. Paano mag-uugat, ano po? Kundi sandaling tumagal kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita pagkadakay na nga tisod sila. Ano, konting pagsubok lang, nakakita lang ng mali sa loob ng iglesia, ang natisod na. Ano, mga kapatid? Ganyan tayo minsan mga Kristiyano, ano? Huwag nating pagka maging ugali yan, mga kapatid. Hindi maganda. At ang iba ay yaong mga nagasik sa dawagan
ang mga ito'y yaong nakinig ng salita at ang mga pagsusumikat na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y naging walang bunga. Ayan. Ano po? Na nasilaw sa kayamanan. Ano po? Sa sanlibutan, sa fame. Ayan yung isa pa. Ano po? Sa pagpapatuloy, ano po? At ang mga pagsusumikat na ukol sa sanglibutan at daya ng kayamanan at ang mga pita sa ibang bagay na nagsisipasok, ayan, yun nga, hindi nagbunga. Ano, nasilaw sa kayamanan. At ang yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nakinig ng salita at tinanggap ito at namunga ng tigtatatlumpo at tigaanim na po at tigiisang daan. Ayan, yung nakatanggap sa mabuting lupa ay talagang nagbunga. Ganyan mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Kapag tinanggap natin, tayo'y sincere, ano po, talagang magbubunga. At may babahagi natin ito sa ating mga taong nakapalibot sa atin. Sabi dyan mga kapatid, ang talinghaga ng paninirang damo at ang lambat ay kapwa maliwanag na nagtuturo na ang lahat ng masama ay wala ng panahon sa panunumbalik sa Diyos. Ano, wala ng second chance. Pagka close na yung probation, mga kapatid, ay talagang wala nang magagawa. Ang trigo at ang mga panirang damo ay nagsisitubong magkasama hanggang sa panahon ng pag-aani. Ano po? Ang mabubuti at masasamang isda ay sama-samang hinila sa pangpang para paghiwa-hiwalayin sa wakas. Ano po? Muli, ang mga talinghagang ito ay nagtuturo hindi magkakaroon ng palugit na panahon pagkatapos ng paghuhum. Kapag natapos na ang gawain ng ebanghelyo, karakarakang sunusunod ang paghihiwalay ng mabuti at ng masama at ang kapalaran ng bawat isa ay nagsisipasiyahan na magpakailanman. Ayan. Ano po? Talagang mga kapatid, hanggat maaga pa ay may panahon pa tayo. Ano po? Pagka tayo nakatanggap ng mabuting balita, itong mga salitang ating pinag-aaralan ay ating talagang namnamin. Ano, tayo magpagamit sa banal na espiritu. Ano po? At ito ay pag ito'y nagbunga, ibahagi rin na natanggap natin yung good news, ibahagi rin natin. Ano mga kapatid? Hindi nais ng Diyos ang pagkapuksa ng sinuman. Kaya nga ito mga kapatid, ang inyong lingkod ay talagang ibinabahagi. Ano, kung anong natanggap natin sa ating Panginoon, ay binibigay natin to ng libre. Ano po? Sapagkat napakaganda nitong pabalitang ito. No, nais ng Panginoon na talagang mangaligtas tayong lahat. Kung ang paanong buhay, sabi ng ating Panginoon, ako sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan. Doon sa Ezekiel 33:11 sabi diyan, says to them, as I alive, says the Lord God, I have no pleasure in death of the wicked. Ayan. Talagang mabigat ito mga kapatid, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel? Patuloy ang pananawagan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano, manumbalik kayo mula sa inyong mga masamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay? Yan, panawagan ng ating Panginoon. Ano po? Yan sabi dyan, the good fish and the bad fish. Ano, talagang ihiwalay, mga kapatid. Sa buong palugid ng panahon ng pagsubok ay nakikiusap ang kanyang mga espiritu sa mga tao na kanilang tanggapin ang kaloob ng buhay. Ano po? Iyon lamang ang mga nagsisitanggi sa kanyang pakiusap ang pawabayaang
mapahamak. Ano po mga kapatid, yun lamang mga nagsisitanggi, ano, pababayaan talaga na mapahamak. Sinabi ng Diyos na dapat lipunin ang kasalanan bilang isang masamang mangwawasak sa sansinukob ang mga nangungunyapit, ano po, sa kasalanan ay mapahamak sa pagpuksa rito. Ayan, talagang pag minahal natin ang kasalanan mga kapatid, ay masasama tayo sa paghukom. Talagang nawa ay huwag tayo dun sa masama, sa masama. Maganda kung tayo sa mabuti, eh, paano na kung tayo sa masama? Sabi doon, talagang susunugin. Nawa mga kapatid, ay tayo may natutunan sa ating morning devotional. Maganda ito mga kapatid. Nawa tayo ay kung natanggap natin ang mabutang balitang ito, ang ebanghelyo, nagbunga sa ating sarili, nagpagamit tayo sa banal na espiritu. Ayan, so, ibahagi natin mga kapatid. Bago tayo magpansamantala, magpaalam, ay tayo makakapakinig ng napakagandang awit. Ano po? Ating pakinggan, alay sa ating Panginoon. Yeah.
Amen. Napaganda ng mensahe ng awit. Ano po mga kapatid? Patuloy ang panawagan ng ating Panginoon. Ano? Let us open our door. Tanggapin natin siya, mga kapatid. Tayo po'y pansamantalang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming maraming salamat, Panginoon, sa tinapay ng buhay na aming kinain sa umaga ito. Salamat sa biyaya, kalakasan. Salamat sa pagpapaala, paalala muli, Panginoon, na maging kabahagi kami, Panginoon, sa pagpapakalat ng Ebanghelyo, sa pagbabahagi ng mabuting balita sa aming kapwa, sa aming mga taong nakakasalamuha sa pang-araw-araw na aming kabuhayan. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa preparation day na pinagkaloob mo. Muli kami harap muli sa araw Sabat bukas. Gabayan kami, Panginoon, sa buong maghapon ng aming paghahanda. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pabalitang ito. Nawa masumpungan kaming gumagawa sa iyong bukirin. Palakasin kami, Panginoon, at gamitin sa inyong gawain. Pagpalaya mo nawa ang mga listeners, hindi gamitin silang instrumento sa pagpapakalat ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng biyaya at gayon din sa pagsubok na aming tinatanggap at nararanasan. Ito'y nagpapatibay sa aming pananampalataya. Salamat at kinagabayan niyo kami, Panginoon. Napapanagumpayan namin ang mga pagsubok na ito sa tulong niyo. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan sa aming mga pagkakasakit, pisikal, pinansyal, lalong-lalo na ang espiritual. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli tayong bumabati sa ating mga kapatid. Ano po? Good morning sa inyo. Happy Preparation Day po. Ayan. Mamaya, vesper. Tayo magsama-sama, mga kapatid, na sumalubong sa araw ng Sabat. Napaganda. Now, tayo man natutunan sa ating maikling morning devotional. Tinapay ng buhay. Ibahagi po natin ito, mga kapatid. Share-share lang. Abahagi namin kayo sa pagpapakalat ng pabalita ng ating Panginoon. Pagpalain nawa ang bawat isa, mga kapatid. May God bless us all.